Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko po kayo para mas gumaling po kayo sa paglalarawan ng ating pinag-uusapan. Halimbawa po ito, ang ating pinag-uusapan ay kotse. Okay? Para mailarawan po natin yan, ginamitan ko nitong naaayusin. Okay? Para malaman ng ating kausap na kung aling kotse yung sinasabi ko. Okay? So, itong naaayusin, yan ang tumutulong para mailarawan kung aling kotse ang aking sinasabi. Okay? Ngayon, ang malaking tanong dyan, paano natin itatranslate itong mga salita na naaayusin sa English? Okay? So, itong ituturo ko sa inyo, napakalaking bagay po pag natutunan nyo. Kasi, gamit na gamit po yung ganitong klaseng mga salita na ginagamit para mailarawan yung ating pinag-uusapan. Okay? So, ang ginamit ko po para ma-translate po sa English itong naaayusin ay ito po. Itong infinitive. Okay? Ang infinitive po kasi ay may karapatan na maglarawan sa ating pinag-uusapan. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, ang infinitive po natin ay maaari natin gamitin bilang adjective. Kasi kung maaalala nyo sa mga ating leksyon, pag sinabing adjective, yan po ay salita na naglalarawan sa ating pinag-uusapan. At pwede po natin gamitin ang infinitive bilang adjective. Okay po? Ngayon po, ang infinitive ay binubuo po ng preposition na to. Tapos, ang isusunod po natin ay action na salita. Okay, katulad po nitong aayusin. Action na salita yan. Kaya action na salita, kasi yan pong aayusin ay nagbibigay ng ideya na tayo ay may gagawin. Diba? At pag may gagawin tayo, kailangan natin umaksyon. Yun ang ibig kong sabihin. Na itong aayusin o yung aksyon na salita na sinasabi ko, ang tawag po ay verb. Okay? Kaya yan, verb. So, ang infinitive po ay binubuo ng preposition to at ng verb. Na ang ibig kong sabihin sa verb ay, yan po yung aksyon na salita. Na kung saan yung aksyon na salita na ating gagamitin ay ipanglalarawan natin sa ating pinag-uusapan. Okay? Ngayon, meron lang po kayong dapat tandaan. Yung verb po natin dapat ay naka-base form. Ibig sabihin ng base form, naka-original na spelling. Kaya kung mapapansin nyo, itong PIX, itong F-I-X, yan ang original na spelling para sa PIX. Hindi po yung may ES sa huli o ED sa huli. Okay? So, tatandaan nyo. Pag tayo gumamit ng infinitive, yung verb po natin ay dapat naka-base form. Okay? So, ito pong naaayusin, kapag tinranslate ko sa English, ito na po yung resulta, to fix. So, ang kotse na aayusin ay hindi akin. The car to fix is not mine. So, sa tulong po ng infinitive, na i-translate po natin ng tama yung Tagalog na naaayusin. Okay? So, isa pang halimbawa, ang item na ibabalik ay akin. Okay? So, itong na ibabalik, para may translate natin, gamitin lang natin yung infinitive. So, yung na, itatranslate nyo bilang to. Yung ibabalik, itranslate nyo bilang return. Kung saan ay naka-original na spelling. Itong R-E-T-U-R-N. Yan, ganyan lang po kadali. At magagamit na po natin itong to return na panglarawan doon sa item. Para malaman ng eksakto ng ating kausap kung aling item ang ating tinutukoy o ang ating sinasabi. Okay po? So, yan ang tulong ng infinitive. Okay, meron nga lang po kayong dapat tandaan. Dapat po, yung ipangpaparehan nyo po sa natin na aksyon na salita ay dapat po naka-spelling o naka-forma kung saan ay meron pong letra na umuulit. Okay? Maaring isang letra na umulit o dalawang letra na umulit. Katulad po nitong A.
umulit po yan, naging aa. Yung ba, naging baba. Yan po ang ibig kong sabihin. Dapat ganyan ang pagpoporma nyo o pag-spelling nyo sa action na salita ninyo na, na ipangpaparehan nyo sa na. Para magamit po natin ng tama sa ating infinitive. Okay? Para ma-translate po yan ng tama sa ating infinitive. Okay? Kasi kung ang gagawin nyo lang na ang kotse na ayusin, mali na po yun. Hindi na po yan yung katumbas po ng ating infinitive. Dapat po, meron po tayong uulitin na letra o dalawang letra dun sa action na salita na gagamitin natin. Okay po? So, makikitandaan na rin po. Tingnan nyo ito. Pupunta. Inulit natin yung po. Diba? Kaya naging pupu. Diba? Itong sa. Naging sasa. Diba? So, ganyan po dapat yung pagpoporma nyo ng inyong Tagalog na action na salita para sa ating infinitive. Okay po? Okay, makikipansin po, ito pong infinitive natin ay maaari pong sundan ng verb po. Maaari. At kung mapapansin nyo, itong is verb po yan. Isa po yung linking verb. Okay, nasa Tagalog ay. Maaari po yan, sundan natin ng verb. O kaya maaari rin po natin sundan ng iba pang salita at hindi po verb ang uri. Katulad po nito, napupunta sa clinic. Ito pong sa clinic, yan po yung sinasabi ko na iba pang salita na pwede natin isunod sa ating infinitive. Ang gamit naman po nitong sa clinic ay para makompleto niya yung ideya ng ating infinitive. Halimbawa po, ang bata na pupunta. So, pag hindi mo nilagyan ng sa clinic, mapapatanong yung ating kausap, saan pupunta? So, pag sinagot natin yan, at syempre, ang sagot natin ay sa clinic, yung clinic na po, yung kumukompleto sa ideya ng ating infinitive na napupunta. So, pwede po yon na ang isunod po natin sa infinitive ay iba pang salita na kung saan ay yung iba pang salitang iyon ang kukompleto sa ideya ng ating infinitive. Okay? At after po natin na mailagay na po yung taga-kompleto po na yung taga-kompleto po sa ating infinitive, maaari na po natin sundan ng verb. At ito po yon yung I. Na pag in English natin, I is. Dito sa ating halimbawa. Okay? So, makikitandaan na rin po yan. Para talagang sigurado po kayo sa ginagawa nyong English sentence gamit po itong ating infinitive ngayon na naka-adjective. Okay po? So, guys, sana makikipractice po itong ating lesson ngayon para gumaling po kayo sa paggamit ng infinitive bilang adjective. Okay? At sana po makikipanood po yung mga short videos natin para po kayo ay matuto naman patungkol po sa English grammar na kung saan ay tutulong sa inyo para makasigurado po kayong tama ang ginagawa ninyong English sentence o tama po yung pagpapartner nyo sa bawat salita na gagamitin nyo sa inyong English sentence. Maraming salamat po!